What's up, Mami? And me! Samahan nyo kami ni Bella sa aming day in my life dito sa probinsya. Pagkatapos ko nga maglinis ay naligo na ako. Wala lang, sinabi ko lang. Fresh na ang Mami. Nung isang araw nga, bumili ako ng mga kagamitan sa pagbe-bake. Ngayong araw ko nga naisipan na mag-bake nga ng cake. Este ng banana cake. Pinanood ko nga muna kung paano ito gawin. Nakalimutan ko na rin kasi sa tagal nang hindi ako nakagawa ng ganito. Tamang-tama nga dahil meron kami ditong overripe na saba. Ito nga yung gagawin kong banana cake. Sobrang dami nito, tatlo lang naman yung kailangan ko. Kumuha ako ng tatlo, yung iba sa susunod na lang. Nilabas ko yung mahiwaga naming rice cooker. Wala po kaming oven, kaya dito ko na lang siya lulutuin. Dahil gusto ko ngang kumain ng banana cake, gagawa na lang tayo ng paraan para makapagluto ng banana cake. Tinulungan nga ako ni Bella na magmekos-mekos. Nagustuhan nga ni Bella yung activity namin ngayon. Yung ganitong mag-bake ka ng pagkain. Isa ito sa pinangarap ko noon, na kapag nagkaanak ako ng babae, tuturuan ko nga siya mag-bake. Magbe-bake kami ng mga tinapay, ng cake, ganon. Sinimulan na nga namin ni Bella. Nagbitak nga ako ng itlog, tapos si Bella na ang nagmekos-mekos. Bali, pagsasama-samahin lang natin yung mga ingredients. Naglagay na rin ako ng baking soda at baking powder. Gumamit nga ako ng salaan para nga yung buo-buo ay hindi maisama. Si Bella naman yung taga-mekos-mekos. Nilagyan ko na rin ng asin. May mga ginamit ako ditong pansuka. Tinatansya ko nga palang mga kamami and me yung mga ilalagay ko. Di pa naman ako ganun kagaling mag-bake. Pinanood at tinignan ko nga muna yung mga sangkap bago ko to ginawa. Nilagay ko na rin yung arena. Para nga daw slime, sabi ni Bella. Nagtunaw nga muna ako dito ng star margarine. Habang tinutunaw ko yung star margarine, si Bella wala pa rin humpay sa pagmekos-mekos. Kaya tinulungan ko na nga siya magmekos-mekos at tinalo ko na rin yung saging. Nalusaw na nga yung star margarine at maglalagay lang tayo dito ng 1/2 cup. Ganito na nga kalapot yung kinalabasan. Namekos-mekos ko ng mabuti kaya okay na ito. Isalang na natin sa rice cooker. Maglagay nga tayo ng mantika bago natin ilagay dito sa kaldero ng rice cooker. Pina-experience ko rin si Bella na maglagay nga ng mantika. Tapos nilagay ko na sa kaldero ng rice cooker. Pagkatapos, isalang na natin. Pagkatapos namin mag-bake ni Bella, tambak naman ang hugasin. Siyempre, ako ang maghuhugas dyan at mag-aayos. Alangan naman yung kapitbahay ang maghuhugas. Malay mo. O siya, tama ng reklamo, maghugas ka na. Pagkatapos ko maghugas, tinignan ko nga kung luto na yung banana cake. Kumuha nga ako ng tinidor at tinignan ko kung luto na yung loob. Unang tusok, hindi pa luto. After how many years, that is, naluto na rin at pinalamig ko nga muna bago ko ito tanggalin sa lagayan. At ito na nga, wow! Perfect na perfect, mga kamami and me. Malamig na to, kaya okay na siyang hati-hatiin. Para kapag gusto ko kumain, kukuha lang ako ng isang slice, ganun. Perfect na perfect siya, mga kamami and me. Hindi ko akalaing makakagawa ako ng banana cake sa rice cooker. Legit. Bye!